Hinihayag ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na dineploy nito ang lahat ng available na search and rescue personnel at asset nito para tumulong sa patuloy na operasyon ng Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR, sa mga lugar na binahaw at landslide sa mga rehiyon ng Davao at Caraga. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, na ang Philippine Air Force, partikular ang 505th Search and Rescue Group, 205th Tactical Helicopter Wing, at ang 220th Airlift Wing, gumamit ng 6 na helicopter, isang C-130, at isang C-295 na sasakyang panghimpapawid at nakapagdala ng 88,444 pounds ng mga relief goods, kagamitan, at tauhan. Samantala, ipinakalat din ng Philippine Navy ang BRP Davao del Sur, LD-602, at ang Marine Battalion Landing Team 9, para mapadali ang paghahatid ng 40,000 family food packs na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ang barko ay umalis sa Manila South Harbor noong 13 ng Pebrero. Noong 4 ng Pebrero, dumating sa Davao Oriental ang BRP Tagbanua, LC-296, na may dalang mahigit 19,000 DSWD family food packs. 3 disaster response teams ng Naval Forces Eastern Mindanao ang nakadeploy din. Samantala, ang mga unit ng Philippine Army sa ilalim ng 10th Infantry Division, kabilang ang Emergency Response Company nito, ang 71st, 42nd, at 101st Infantry Brigades, ang 66th, 67th, 25th, at 60th Infantry Battalion, at ang 534th at 525th Engineer Construction Battalions ay tumulong sa ground sa paghahanap, pagsagip, at retrieval operations at sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga apektadong komunidad. Ang mga sundalo mula sa 25th Infantry Battalion, na naglalakad, ay naghatid ng 71 sako na naglalaman ng 355 food packs sa Sitio Cagan, Barangay Andap sa bayan ng New Bataan sa Davao de Oro. Inabot ng 6 na oras ang paglalakad patungong Sitio Cagan matapos itong ihiwalay ng mga pagguho ng lupa sa lugar. May kabuuang 29 na search, rescue, at retrieval teams at 31 land mobility assets ang na-deploy, kung saan 62 pa ang naka-standby sa Eastern Mindanao Command Joint Area of Operations. Samantala, sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr., na ang militar ay nakatuon sa pagtulong sa mga pagsisikap ng HADR na suportahan ang mga apektadong populasyon sa mga rehiyong tinamaan ng kalamidad. Walang pag-aalinlangan na ang ating mga tropa ay handa na lumampas sa tawag ng tungkulin upang maghatid ng tulong saan man at kailan man ito kailangan. Ipinagmamalaki ko ang bawat sundalo, airman, marino, at marine para sa kanilang pangako at sakripisyo sa mga panahong ito ng pagsubok, dagdag ni Bronner.